Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa, Facebook Live tayo. Ang topic natin sa araw na to, puro mga health advisory po tayo. Yung mga pag-iingat sa mga gamit sa bagay, mga pag-iingat sa plastic bottled water, sa cellphone, sa microwave. Hindi ko naman sinasabi, Doc Lisa, na bawal. Pero meron lang mga precautions sa, o mga warning para sa tamang paggamit ng mga plastic bottled water, tamang paggamit ng cellphone, microwave, pati earphone, yung mga bata na bibingi, at yung pag-inom ng mga soft drinks, iced tea, kung gano'ng karami lang pwede. At mamaya may mga tips si Doc Lisa sa... tungkol sa patatas, tungkol sa french fries. Kung gano'ng karaming french fries ang pwede kainin, at ano po yung limit natin. Ito kasi base sa mga pag-aaral, okay? So ang first topic natin ngayon ay tungkol sa plastic bottled water. Lahat naman tayo gumagamit ng plastic bottled water, di ba? Bottled water, okay naman yan. Kailangan natin gumamit niya kasi malinis ang tubig. Pero meron kasi tayong mga precautions lang konti. Meron tayong mga pag-iingat. Ang kadalasan po, ito, unwise to reuse plastic bottled waters. Yung mga bottled water na bibili natin po, pang isang gamitan lang yan. Hindi po pwede ulit-ulitin. Kung talaga nagtitipid tayo, siguro isang beses ulit, pero hindi pwede ulit-ulitin. Meron kasi masamang epekto pag inuulit-ulit ang bottled water. Makita natin ha. Ang bottled water kasi, meron siyang chemical eh, itong plastic niya. Meron siyang chemical. Ang chemical niya pangalan, BPA. Yan. Bisphenol A. So, ang bisphenol A, isang chemical yan sa plastic, ayon sa pag-aaral, may epekto sa katawan, medyo nagloloko yung hormones natin, yung iba tumataba, yung iba nagkakaroon ng goiter, thyroid problem, may posible konti na cancer risk, iba nagkakadiprensya sa utak, at hormonal imbalance. Ang problema kasi itong BPA, nasa plastic mismo. At pag naarawan o matagal mong ginagamit, di ba mga plastic bottle na malalambot o katulad nito, nasisira agad, pwedeng pumunta sa tubig yung plastic. Ayan, katulad nito. Hindi po maganda na ibabaon yung plastic bottled water, iiwan nyo sa kotse. Kasi ang problema, masyadong mainit. Di ba sa Pilipinas, mainit. Pag mainit, naiwan mo sa ilalim ng araw, yung init ng araw, matutunaw niya yung plastic. Kahit hindi mo makita na mayuyupi, may konting chemical yan eh, pumapasok dito. Pag pumunta sa tubig, pag ininom mo yung tubig, medyo iba na ang lasa, at nakita nila sa pag-aaral na yung laging umiinom ng reuse plastic bottles, nakikita sa ihi nila. Sinukat yung ihi nila, nakita na mayroong BPA. Kaya yan ang mga pinag-iingat natin. Meron naman tayong mga magagawa para makaiwas. Katulad nito. Kung gusto nyo magbaon ng tubig, bumili na lang tayo ng mga steel. Ito, stainless steel na plastic na bottled water. Pwede rin gumamit ng glass, yung salamin. Diba? Babasagin. Yan, wala yung BPA. Mas safe yan. Yung mga glass, yung mga steel. Mainit man yung tubig, malamig man yung tubig, mas ligtas yung ganito. At meron na rin bagong labas na plastic na bottled water. Nakasulat ay BPA-free. Meron na ako nabibiling ganun eh. BPA-free, bisphenol A-free. Mas mura po yun. Mas mahal po yon, pero mas safe naman. Mas mahal konti yung presyo. Anong pag-iingat magagawa natin? Siyempre, ayaw natin ma-expose, diba, dito sa mga chemical. Kaya yung mga bottled water na plastic, isang beses lang, tatapon nyo na, nire-recycle. Yan, mas maganda gumamit ng glass or steel container. Kakain tayo ng maraming prutas at gulay, katulad ng mga broccoli, cauliflower, kamatis, carrots, yan ang mga panlaban natin sa cancer. So, kung meron tayong nakain, pumasok sa katawan natin medyo masama, kokontrahin natin ng mga broccoli, cauliflower, ubas, maraming mga healthy foods, mga mushroom, may tulong din yan sa katawan natin, mansanas, saging, para makontra yung masama kung meron man na
na pumasok sa katawan natin. Tapos bibili tayo ng mga BPA free, lalo na sa mga babies, baby bottle, infant feeding. Ito pa mamaya ituturo ko yung tungkol sa microwave, pag-iingat sa microwave. Ayan. So do not store food in scratch damaged plastic containers. Yan, tama nga. Minsan di ba nagbabaon tayo sa mga bata, nilalagay natin sa plastic containers. Minsan pag sobrang init yung sabaw, di ba lalagay mo sobrang init na tubig, init na sabaw, nagagasgas eh, nasisira yung plastic, pwedeng pumunta sa pagkain, hindi po maganda yon. O minsan yung kutsilyo, pag hinihiwa, masyado nahihiwa na yung Tupperware mismo, yung plastic. So yun ang pag-iingatan natin. Siyempre, minsan pumunta tayo sa karinderya, di ba? Bibili ka ng mga sabaw, ulam. Okay lang naman gamitin yung plastic na lagyanan ng ulam. Pero ang problema lang doon, kung yung nilalagay mo doon sa plastic na supot, siyempre may take-out ka eh. Kung sobrang init, palagay natin, kumukulo yung sabaw, ilalagay mo doon sa plastic na napakainit na sabaw, pwedeng matunaw eh. Kaya mas maganda, isasalin natin agad. Okay? To plastic bottled water. Yes, Doc Lisa? Dito ka? So, ang next na pag-iingat natin ay, so alam nyo na, sa plastic bottled water, pwede gamitin isang beses lang. Huwag uulit-ulitin at huwag na maiinitan ng araw. Pangalawa naman, tungkol naman, Doc Lisa, sa computer, cellphone. Yan. Ito bang klaseng cellphone? Ang ganda. Pakita natin. Tingnan mo, Doc Lisa. Baka may mga questions sila hindi ko nakikita. Basahin mo na lang. So, ito yung mga lumang cellphone. 1992. Nakakatuwa. Tingnan, no? Inabot nyo ba itong mga lumang cellphone? Di ba? Kailangan natin gumamit ng cellphone. Pero meron din tayong mga warnings. Sa ito, 2003. Inabot na natin to, 2005. Eh, ngayon, smartphone na tayo. Di ba? Smartphone na. O iba ito yung ginagamit natin. Ang cellphone, siyempre kailangan natin gumamit ng cellphone. Pero ayon sa mga experts minsan, hindi pa natin tiyak kung ligtas talaga yung cellphone sa katawan natin. Ang lumabas na pag-aaral kasi, sa pag-aaral po kasi merong parang class 1, class 2, class 3. Pag sinabing class 1, ibig sabihin itong bagay na to nakakakos ng cancer. Class 1 yon. Katulad ng mga sunog na pagkain. Cancerous. O yung mga sobrang radiation. Yan. Cancerous. O ano pa ba yung mga cancerous na proven? Siguro masyadong matataba. Class 1 din yon. Talagang yun yung mga iniiwasan natin. Sigarilyo. Class 1 yun na cancerous. Meron namang class 3 na siguradong hindi cancerous. Na hindi masama sa katawan. Palagay natin, yung mga pagkain, syempre, class 3 yan. Walang mga gulay, prutas, healthy yan, nakakatulog. Class 3. Itong cellphone na to, inuugnay sa brain cancer. Anong level siya? Hindi siya class 1, hindi siya class 3, nasa class 2 siya, nasa gitna. So, ibig sabihin, sabi ng mga eksperto, tingin namin medyo ligtas naman yung paggamit ng cellphone, pero hindi kami sigurado. Baka sa ibang araw, tapos ng matagal ng pag-aaral, baka makita namin may konting peligro sa katawan, kaya may warning na sila konti sa atin. So, class 2. Kaya wina-warningan ko lang kayo para at least alam natin. Hintayin pa natin pag-aaral. Ayon kay Dr. David Schreiber, isang doktor siya, director siya sa Center of Integrative Medicine sa University of Pittsburgh. Sabi niya, yung cellphone, mas maganda mag-iingat tayo. Kasi pag laging tayo gumagamit, papakita natin na ang cellphone kasi natin nagbibigay ng radio frequency energy. Ayan o. Siyempre may konting energy siya. Mahina lang naman. Mahina lang. Pero nakikita niyo, meron siyang radiation konti. O. Ayan o. So pag ginagamit mo yung cellphone mo sa tenga o sa bulsa, lagi ko nilalagay sa bulsa, ngayon nag-Facebook Live tayo, ano, lalo na pag dinidikit mo sa katawan mo, ayan. So meron kang exposure. Masama ba o hindi, hindi pa tayo tiyak. Pero ang tip nila para ligtas tayo, 'wag naman
24 hours nakadikit sa katawan mo, maglagay ng konting distansya mula sa cellphone at sa katawan. Lalo na kung matutulog na tayo sa gabi. Diba? Pagtulog na sa gabi, huwag mo nalagay sa unan, naka-on pa eh, kasi buong gabi ka exposed eh. Hindi natin masabi. Kasi ang inuugnay nila, brain cancer eh. Brain cancer ang iniisip nila. Minsan naman, pwede gumamit tayo ng headset na lang o speakerphone mo para hindi laging nakadikit sa tenga natin, nakadikit sa ulo. Pwede naman mag-text na lang minsan, di ba? Para hindi lagi malapit sa katawan. Base kasi sa pag-aaral, depende kasi yan sa layo. Ha? Naklisa? Ha? Depende kasi yan sa layo ng cellphone. Naklisa, may cellphone ka. Pero, sa layo sa katawan, eh, katulad nito. O, pag naka-on kasi yung phone mo, yan, pag naka-on siya, katulad to, naka-on yung phone. O, pag naka-on yung phone natin, sabay airplane mode mo. O, hindi siya naka-airplane mode eh. So, pag naka-on yung phone, exposed ka. Diba? Lalo na kung naka-on, tapos lagi mong ginagamit. Ang lapit kasi. Ayon nga sa pag-aaral, yung mga radiation nakikita mo, minsan may mga x-ray o yung mga makina nag-emit ng radiation, okay lang yun kasi malayo eh. Nasa kabilang bahay naman o malayo naman, sa kabilang kali. Ang cellphone, kahit mahina ang radiation niya, ang lapit naman sa'yo, nakadikit lagi. Oh. Yan, nakadikit. Oh. Ano pa ba lalapit dito kaysa sa ulo mo? So kung buong araw naka-expose, hindi natin masabi, hindi agad-agad ah, baka after 10 years, 20 years, pwede magkaroon yung pinagdududahan nilang mga bukol sa ulo. Ang pinag-aaralan nila yung mga brain tumor, neuroma, yung mga cancer, hindi natin sigurado. Kaya ang tip nila, iwas na lang hanggat hindi pa tayo tiyak. Yan. Lalo na sa mga bata. Bakit mas malaki ang peligro sa bata? Ang utak kasi ng bata, mas exposed siya. Mas madali siya tamaan ng radiation. Tingnan nyo, children absorb more energy than adults. Diba? Iba kasi utak ng bata. Tapos, yung mga cellula ng mga bata, syempre, lumalaki pa sila, nagre-reproduce pa yan, nagduduplicate pa yan, kaya mas mabilis din. Ang katawan ng bata, mas mahina yung immune system kaysa sa may edad. Tsaka yung mga bata, tayo kasi na-expose tayo sa cellphone. Baka edad 20 years old, 30 years old, or 40 years old na, kung magkaka-cancer man, matagal na, matanda na tayo. Pero yung mga bata, nag-umpisa sila sa 5 years old, exposed na. Kung after 20 years, may mangyari. Di ba? Kaya mga tips nga, yun na nga, gamitin ng speakerphone, huwag laging naka-on. Ako, pag natutulog, in-off ko na yung phone. In-off ko na yung phone. Huwag niyo idikit sa ulo kasi malapit eh, hindi mo masabi. Hanggang hindi nila sinasabi, hanggang hindi sinasabi ng mga cancer expert na ligtas yan, ingat muna tayo. Yung telebabad, siguro mga 3 minutes lang mag-usap, huwag naman 5 minutes, kahit only. Diba? Tapos, kung kailan mahina yung signal, di ba minsan mahina yung signal, hindi mo marinig. Kung kailan mahina yung signal, doon mas malakas yung radiation na ina-expose. Kaya binabantayan din natin. Okay? At syempre, alam naman natin ngayon, ang paggamit ng cellphone while driving, baka rin tayo mabangga. Diba? Yan din ang binabantayan natin. Oh. So, yan. No? So, pag naka-cellphone, maraming aksidente. Texting while driving, actually, bawal na yan ngayon. So, ito yung mga health risk. Landline na lang. Sandali lang ang tawag. Text more. Ano. Merong SAR level. Ito yung lakas ng radiation. Mahirap hanapin. Minsan sa Google, mahanap mo. At minsan nga, hindi ko na tinatabi sa gabi. Yan. Tapos, ang laging gumagamit ng cellphone at computer, nakita nyo, merong mga problema. Sumasakit ang leeg. Yan, masakit ang leeg niya. Kasi lagi nakayuko. Ito, wrong posture. Ito, correct posture. Ito yung mga, yan, pag lagi nakayuko, ito mararamdaman ninyo. Ha? Sa lagi sa mga bata, lagi nagsiselfone, headache, arthritis, pati yung mga blood vessel natin, nahahatak, pati yung mga ugat. Yung disc natin sa leg, no? Pwede masira. Neck pain, muscle spasm, stiff neck. TMJ, masakit yung panga.
carpal tunnel, pati kamay, di ba, kakagamit. O, so nakita nyo, ang tamang paggamit ng cellphone, ito po ang maling paggamit. O, sabihin nyo saan kayo. Ayan, o. Pag 60 degrees, nakayuko na. O. Pakita natin. Nakayuko ka na, ganun. So, mali yun. Pag 45, mali pa rin yun. Ang gusto natin, medyo naka-forward head, tapos nakatingin ka lang. Ang secret, para hindi sa makita ang ulo, pakita mo kay Doc Lisa, ay ibababa mo lang yung mata mo. O, yan, baba yung mata. Ganyan. Pakita mo, ikaw yung model. Yan. So, pag tumitingin ka, yan, bababa mo lang. Hindi mo ibababa yung ulo. O, pag binaba mo yung ulo, kita mo, malami double chin. Malami, o. Malami tayo na kaganyan. Ayan, o. Kita mo, mataba. O, yan, o, taba. Ang laki ng double chin. O. So, itaas mo para hindi ma-double chin. Okay, so, yan ang mga problema din sa cellphone. Bukod doon sa iniingatan nating radiation. Yan. Pwede ka rin mag-forward head. Yan, o, bumabagsak yung ulo. Tingnan niyo sa salamin o sabihin niyo sa kaibigan niyo, oy, tingnan mo yung ulo mo. Ulo ko nakayuko ba? Yan. So, isang tip, pinipress natin para maayos. Ganito, pinipress siya. Pag sa mga forward head, pipress mo. Mga 30 seconds para dumiretso konti. Kundi lagi tayo nakaganon. Makukuba. Okay? One more tip ako, Doc Lisa, bago doon sa French fries mo. Sa microwave. Maraming mga balita lumalabas sa microwave, healthy, hindi healthy, sabi ng iba. Sa internet, may nabasa pa ako yung cancerous. Pero sa pag-aaral ko, wala akong nakikitang, sa ngayon na, yung mabigat na ebidensya na cancerous yung mga pagkain. Kahit ako, gumagamit ako ng microwave. Eh. Kaya ko lang pinakita itong mga microwave, kailangan lang po marunong tayo gumamit ng microwave oven. Paano paggamit? Kung gusto nyo, minsan toaster, di toaster na lang. Pwede naman gamitin. Kalan, magluto na lang kayo. Pero kung magma-microwave kayo, kailangan yung mga lalagyan, Doc Lisa, yung microwavable. Diba, may nabibili? Glass or plastic, kailangan basahin natin sa ilalim, nakalagay doon kung pwede i-microwave or hindi. Kasi pag hindi microwavable, yun ang gagamitin mo, katulad na sinabi ko, yung plastic, yun ang pupunta sa pagkain. Yung iba, alam ko, yung iba nakita ko, nag-iinit na microwave, tapos may glad wrap sa ibabaw, yung plastic. Bawal na bawal glad yun. Glad wrap nakalagay sa plastic na galing karinderia. Bawal na bawal yun. Hindi rin po pwede ang aluminum foil. Kasi pag may plastic, nilagay mo sa microwave, yung plastic matutunaw siya, mapupunta dun sa pagkain. At yun na nga, doon tayo magkakaproblema, magtataka na lang tayo, uy, bakit na dialysis bigla? Uy, bakit may diabetes? Wala naman lahi. O, uy, ba't nagka-cancer? Wala namang ginagawang, wala naman siyang lahi. Bakit? Kasi nga, meron tayong mga bagay na dapat na pinag-iingatan din natin. Yan. So, microwave, laging nililinis. Di ba, minsan may mga pagkain eh. Tapos, wag rin daw tatabi sa microwave habang umaandar. Di ba? Alam ko, ang exposed yung sa loob lang eh. Tsaka mas maganda yung may turntable. Yung sa loob may umiikot. Kasi yung pagkain, ma-overcook. At pag nasobrahan mo ng microwave, parang nagiging parang papel yung pagkain. Okay? So, one more tip pa ba ako, Doc Lisa? Yes. Sige. So, sinabi ko na sa inyo, mga pag-iingat natin sa bottled water, bibili tayo ng steel, tapos sa cellphone, di ba? Konting layo sa gabi, wag na itatabi dito. Pwede nyo naman i-off or i-airplane mode sa gabi. Tapos sa microwave, pag-iingat. Ito naman sa earphone. Di ba, mga kabataan, di ba? Gustong-gusto mag-earphone, hiling mag-earphone. Pero marami tayong nai-interview na mga eksperto, ear, nose, throat, doctor, mga ENT. Sabi nila, mga kabataan ngayon, marami daw ay nabibingi na. Nabibingi. Bakit nabibingi? Yan o, 50%, 46% na kabataan ay may signs ng hearing loss na. Mahina na pandinig, may umuugong sa tenga, may buzzing, may masakit sa tenga. Bakit? Nasosobrahan sa lakas ng tunog galing sa cellphone, galing sa iPad, galing sa music, eh, no?
1 in 6 teenagers nagkakaroon. Hindi na nakakarinig. Kahit 13 years old pa lang, no, nahihirapan na makarinig. Kaya nga, merong mga ibang mga iPad, Doc Lisa, at cellphone, meron silang limit . Pag nilakas mo yung volume, hindi mo malalakas. Sasabihin niya, you have exceeded the limit, safe limit. So, may ganung telepono at may ganung iPad na talaga nililimit ka. Paano mo masasabi kung yung anak mo or kung yung kayo, sobra ng lakas. Una-una, pag nakikinig siya ng music, natin, may earphone siya, pag naririnig ko yung music niya, di ba? Dapat siya lang nakakarinig . Pag naririnig ko yung, naririnig ko yung music niya, sobra lakas na yon. Dapat hindi ko naririnig kasi wala naman ako earphone . Sa kanyang earphone. So, yan ang tip natin. Pag naririnig nyo na, sobra na yung lakas. Yan. Katulad mga iPad, pakita natin. Pag sobrang lakas, hihinaan nyo. Kahit sa mga club, sa mga masyado may ingay. Stand back from speakers. Yan. Pag sa speaker, masyado may ingay din, di ba? Tapos, carry earplugs. Kita pa natin yan. Ito yung mga tunog na maririnig natin sa bagay-bagay. Yan. Ito ang limit . Oo, may decibels po mula mahina sa malakas. Ang ligtas, dapat hanggang mga, pinakamaganda nga mga 60 lang . 60 decibels down. Or pwede 80 to 90 decibels down. Oo. Ngayon, pag ganito kaingay, 85 to 90, hindi pwede masyado matagal. Ang exposure dito. Hindi pwede masyado matagal. Kailangan dito lang. Okay? Ano yung mga sobrang lakas na lalampas? Jet plane. Yan. Sobrang lakas, syempre. Industrial noise sa mga factory. Pneumatic drill. Okay. Stereo music. Yan, 100, sobrang lakas. Sa loob ng kotse, minsan maingay din. Pag office work, ito mga 70. So, ang gusto nating sound ay dito lang sa 60 to 70 at pababa. Ha? Kaya dapat protektahan natin ang ating tenga. At isa pa, pag natutulog kayo sa mga lugar na masyadong, pag masyadong maingay, hindi ka makatulog. At minsan sinasabi natin, okay lang, sanay naman ako sa ingay. Kahit maingay, nakakatulog ako. Actually, hindi. Hindi po yun maganda sa katawan. Pag natutulog ka tapos masyado maingay, ang nararamdaman ng katawan mo ay stress. Tumataas yung tsansa ng heart attack. Mas na heart attack yung natutulog masyado maingay. Kaya dapat mag-earplugs ka. Let's say yung bahay mo sa ilalim ng airplane route, talagang kailangan mag-earplugs o isarado mo yung bahay mo. Kasi noise pollution ang tawag dyan. Masama ang sobrang ingay, masama sa katawan, hindi lang nakakabingi, nakaka-cause din ng heart attack ito. Yung mga nakikinig, ay mga kabataan, mahilig mag-iPad, mag-music, pag malakas ang volume mo, ay dapat sandali mo lang papakinggan. Katulad nito, pag naka 100%, todo, 5 minutes ka lang pwede makinig. Kasi sobra lakas . Mabibingi na, masisira na yung tenga mo more than 5 minutes. Pero kung ang tunog ay medyo malakas lang, 70 to 80, yan, pwede ka makinig ng mga isang oras. Yan, 80. Kung mahina lang naman ang music mo, 10 to 50 decibels lang, o 10 to 50 lang yung volume, pwede ka makinig ng matagalan. So, ang ibig sabihin, mas maingay, mas panandalian lang dapat ang exposure. Parang sa airplane, kaya mo tiisin ng 30 seconds. Pero kung nandun ka sa tabi ng airplane ng 10 minutes, hindi na masama. Mabibingi na. Okay? Hearing loss. Ito, tips natin sa tenga, ha? Nagkaroon tayo ng guest the other time, si Dr. Jim Dimagila. Ito, huwag magtutusok ng kung ano-ano sa tenga. Bawal mag-cotton buds, posporo, kung ano-ano pa. Bawal po lahat yan. Huwag makinig ng mga loud music. Malapit na si Doc Lisa. Si Doc Lisa na next. Tapos kung meron kayong problema sa tenga, magpapacheck tayo sa ating doktor. Yes?
Next tip naman kay Doc Lisa. Yes. Tungkol sa favorite mong french fries. Yes, so magandang araw po muli sa inyo. Ito pang inyong makabayang Dr. Doc Willie at Doc Lisa Ong. Ang topic ko ngayong araw na ito ay tungkol sa patatas tsaka sa french fries. So, maiiba tayo, no? Patatas and french fries. Meron kasing isang malaking pag-aaral na lumabas, kalalabas lang po, galing po sa American Journal of Clinical Nutrition. Tungkol ito sa patatas, nag-study sila ng 4,400 katao, edad 45 hanggang 79 years old. Sa loob ito ng 8 taon nilang ginawa itong pag-aaral na to. Tapos, ito po yung naging conclusion nila. Nakita nila dun sa pag-aaral na ang pagkain ng patatas ay hindi nagpapataas ng risk ng pagkamatay, risk of death. Yung patatas per se, hindi naman po nakakamatay. Pero, kasi nga dun din sa conclusion, nakita nila may 236 na namatay. Pero tiningnan nila yung pagkain ng pritong patatas. So, kasama po dun yung potato chips, tsaka french fries, tsaka yung hash browns, yung makakapal na patatas na piniprito. At ang rekomendasyon nga nila, kung pwede daw, 2 beses lang kada linggo ang pagkain ng french fries. Kasi nakita nila na may kaugnayan sa doubled risk of death. So, bakit? Maaring bakit kaya nagkaganon? Nakita nila kasi na yung ang pagkain ng patatas bilang potato salad, nilaga, bake, katulad nito, bake lang. Nilagay lang sa oven, ha? Tsaka nakita nyo, may balat pa yan. Mashed potato, nilaga rin lang yon, ay walang kinalaman sa increased risk of death. Kasi nga, ang patatas ay gulay. Maraming fiber yan, vitamina. Kahit mabilis siyang magpataas ng asukal. Tinatawag natin high glycemic index yun. Ano? Ang gusto nga natin, huwag tatanggalan ng balat itong patatas kasi nandun lahat ng nutrisyon sa balat. So, i-weigh natin yung tamang pagkain ng patatas, yung maganda sa kalusugan natin, at alin yung hindi nakakatulong sa ating pagkakaroon ng healthy diet. At samantala, ang pritong patatas naman, 'di ba, nilubog 'yun sa mantika, yung paulit-ulit na ginamit na mantika. Tapos pagkatapos lalagyan ng maraming asin, 'di ba? Bubudbura nila ng maraming asin. Tapos tinanggalan pa ng balat. 'Yun yung ayaw nila or hindi nila nire-recommend. So, kung pwede sana, kung ganong klaseng patatas or french fries, hanggang twice a week lang. Pwede pa naman talaga tayong kumain kasi hindi maiiwasan eh. Pero kung pwede sana, twice a week lamang. Bakit? Ito po ang rason doon. Alam nyo ba na ang small french fries, ha, 210 calories na yan agad. Ang medium, 450 kilocalories. Large, 540 calories. Diba? Ang laki-laki ng ibinibigay na calories. So, nakakataba talaga. Tapos, yung fat content niya na, ang small fries, 10 grams ang fat content. Yung large fries, 26 grams na. Tapos, gaano karaming sodium? 135 milligram of sodium, small fries. Tapos, yung large fries, 350 milligrams of sodium niya. Diba talagang bubudbura nila ng asin para sumarap? Ang french fries pa, inalisa na ng balat, nandoon yung nutrients at yung fiber. Tapos, madalas pa itong kasamang side dish. Diba ito yung in-order natin kapag nag-order tayo ng hamburger? Di hamburger plus french fries, hindi ba pareho itong mamantika or sagana sa fats. So, yun yung problema natin. Parehong mataas sa fats, lalo na kung ginawa mo pang sausawan, mayonnaise, tapos yung hamburger mo,
pagkarami ring mayonnaise. Ngayon, si may isa ring nag-aral, si Alice Lichtenstein, director ng Cardiovascular Nutrition Laboratory sa Tufts University, nabanggit din niya yung acrylamide. Ang acrylamide, isang carcinogen ito. Para daw mag-form ng acrylamide, kailangan yung sugar. So, asukal, yung asparagine, isang amino acid to na nakukuha dun sa patatas. Tapos, yung mainit na temperatura. Kapag pinagsama-sama mo daw ito, nag-form ng acrylamide. Ang madalas nga nilang makitang source nito ay yung mga french fries tsaka yung mga potato chips, merong acrylamide. So, ang tip ni Vincenzo Fogliano ng University of the Netherlands, kung pwede, ang french fries iluto natin sa magandang oil. Kung kaya sana, olive oil, corn oil, yung canola oil, at hindi uulit-ulitin. O kaya, i-bake mo na lang or ilaga mo. So, at wag din lulutuin ng matagal yung prito, yung pritong fries. At kung pwede, wala ng mayonnaise, okay naman din kainin ang mga french fries. So, yun. Tapos, yun na nga nakita nila. Siyempre, pag yung paulit-ulit na mantika o trans fat ang ginamit, parang saturated fat na to eh. Ang trans fat para na siyang saturated fat, nagpapataas ng blood cholesterol level. So, risk factor ito sa pagkakaroon ng sakit sa puso. So, again, ang tip nga natin, pwede po ang patatas. Hugasan nyo lang mabuti, huwag nyo tanggalin yung balat kasi nandun lahat ng fibers tsaka nutrients. Pwede nyo pong iturbo, i-bake, ilaga. So, gawin nyo na lang pong potato salad, mashed potato, or baked potatoes. So, para okay kasi mahilig po ang mga bata sa patatas. So, yun lang po. Ibabalik ko po ang mikropono kay Doc Willie. Okay. Thank you very much, Doc Lisa. Dito tayo, Doc Lisa. Hello, mga. Marami natang masamaan loob eh, Doc Lisa. Masamaan ang loob nila sa iyo. Masamaan na rin loob natin lahat. Ay, nako. Sasabihin nila, lahat na lang bawal. Ang gulo kasi nitong study na to. Hindi, pero kasi malaking pag-aaral eh. Yung pag-aaral po kasi na lumabas na sa Amerika ginawa at na-publish na eh. Nung isang araw lang sa Time Magazine, naikot na nila. Marami kasing mga subjects eh. More than 4,000 na tao pinag-aralan nila. 4,000 na tao binantayan nila ng 8 taon. Tinignan nila sino mahilig sa french fries, sino mahilig sa potato chips, sino hindi kumakain. Nakita nila sa 4,000 na katao, 4,500, 250 ang namatay. Do sa 250 na namatay, karamihan doon, more than 3 times a week, puro french fries nila. Siyempre, pag kumain sila ng french fries, malamang may kasama ng hamburger, bacon, soft drinks, di ba? Malamang yun na yun eh. Kaya ang payo nga nila kung pwede, twice a week. Ako may ligaw sa french fries. Kaya lang, ano na tayo? Egg-disal na lang. Pandesal na lang. Ay, nako. Pwede naman kumain once or twice a week. At yun na nga, yung sa quality ng mantika. Sa Amerika kasi, Doc Lisa, pinagbabawal na nila yung trans fat. Eh. Yung mantika nila sa Amerika, babaguhin na nila, magiging healthy oil na. Tataas lang konti ang presyo. Dito sa Pilipinas, malamang kung ako masusunod, dapat nga gawing high quality yung oil, hindi lagi iinit-initin. Mas mamahal konti, mas ligtas naman tayo. Kasi pag inuulit-ulit nga yung mantika, yung acrylamide, which is carcinogenic, cancer-causing. Masarap nga, masama naman. O ito, since ang topic natin ngayon puro babala, itutuloy na natin lahat ng babala. Wala na manonood sa atin. Kumakain ba kami ng french fries? Yes. Once, twice a week? Oo. Pero ganun na lang, once or twice a week.
soft drinks, umiinom pa minsan-minsan. Siyempre, galing sa medical mission, ang init-init, di ba? Pag-uwi mo, wala ka naman makakainan. Fast food lang, gutom na gutom. So, kakain ka minsan ng kahit mga spaghetti, chicken, konting french fries, minsan isang Sprite, pampasaya lang konti. Pero konting-konti lang, ha? Bakit? Pakita natin kung bakit bawal. So, ito, ha? Ayon sa pag-aaral, yung mahilig sa soft drinks, ha? Kahit anong soft drinks. Pag uminom ka ng soft drinks na everyday, iinom ka ng soft drinks, isang baso araw-araw, sa kalalakihan, no, tataas ang risk mo ng sakit sa puso by 20%. Kasi marami na yan, eh. Kung one soft drinks araw-araw, kahit isang bote lang, isang lata lang, sa kababaihan, tataas din ang chance ng diabetes by 25%. At para sa lahat, nakakataba ang pag-inom ng soft drinks. Bakit? Ang daming asukal kasi. Daming asukal. Tsaka ang problema kasi sa mga matatamis, yung utak natin parang nasasanay sa matamis eh. Diba? Pag hindi ka makakain ng matamis sa isang araw, hindi ka na happy kasi nasanay na yung brain mo, kailangan ng matamis. At ang taas ng calories nito, isang basong soft drinks, parang isang platong kanin. O, ano mas gusto mo? Kanin o soft drinks? Kanin na, kasi mas nakakabusog yung kanin. Kanin na tubig, pareho ang calories. Yung isa kumain, soft drinks lang, wala pang kanin, pareho silang ang katabaan na makukuha. Diba? Dun, hindi pa siya busog. Hindi ka pa busog. Ito, papakita natin. Ha? Sa mga soft drinks, maraming klase, diba? Dinidivide natin sa dark cola, yung maitim. Siyempre, wala tayong babanggitin na brand. Basta yung maitim, tsaka maputi. Mas healthy, kung gusto mo talaga uminom, mas healthy yung maputi. Yung maputi, mas healthy. Ito kasing dark, may ibang halo to eh. May halo yan eh, kaya nangingitim eh. Ano hinahalo nila? Meron sila mga phosphorus. Yung phosphorus na nilalagay niya, ayaw na ayaw yan ng mga kidney specialists, mga nephrologists. Ayaw nila ng dark-colored cola. Yan, pwede masira ang buto. Pati sa ipin. Soft drinks, nakakasira ng ipin. Acidic kasi. Acidic na nabababad yung ipin natin. Humihina. Tapos yung sugar niya, dami. Daming sugar. Diabetes, kakataba, high blood, high cholesterol. Hindi nyo naman kailangan... very obvious naman eh. Marami na pag-aaral to na nakita niyo naman yung mahilig talaga sa soft drinks. Kita mo mataba talaga eh. Diba? Yung mahilig. Yung hindi mahilig, mas payat dapat. Pero kung dadamihan mo yung kanin mo. Ito naman, yung mahilig sa sugar-free or diet, mga diet soft drinks. Sabi niya, pwede ba diet? Diet na lang. Ang problema sa artificial sweetener, sabi na iba ligtas, sabi na iba hindi ganun kaligtas. Pero hindi tayo sigurado eh. Lalo na sa aspartame. May bago, sabi nila, mas ligtas yung sucralose. Pero alam niya naman, kahit ano pa sabihin eh, basta pampatamis eh. Normally, after a few years, may makikita silang side effect. Tsaka ang problema, itong artificial sweetener, oo nga, wala ngang calories, pero yung utak mo, nasasanay dun sa matamis eh. Pag hindi ka na uminom ng soft drinks, kakain ka na ibang matamis. Cake, ice cream, tsaka may caffeine yan. Ha? May caffeine ng soft drinks, papabilis ng heartbeat, minsan tumataas ang BP. Yan. So, konting ingat. Gano'ng karaming asukal ang nilalagay sa isang basong soft drinks? Sa isang lata? Sa isang lata is around 12 teaspoons of sugar. Isang lata. Isang basong maliit, 7 teaspoons. Yung nabibili nyong upsize, di ba sa fast food, sasabihin upsize, gusto nyo ba large? Yung large, pwedeng ganito karami. Tingnan nyo, almost 20 packs of sugar. Grabe. Parang 20 teaspoons of sugar ang laman ng isang soft drinks. Lalo na yung mga Anli. So, kakainin mo ba? Parang kinain mo lahat ng sugar. Uminom ka ng tubig, ganito karami. Kumain ka, kakainin yung 22 pakete ng sugar, lagyan mo ng konting coloring, pareho na rin ang nainom mo sa pag-inom nitong soft drinks. Ganun po karami. Kaya siya nakaka-hyper ng mga bata. Oh, tingnan nyo ha, 22 packs.
22 teaspoons of sugar ito. Kumpara natin sa mga pagkain natin. Tingnan nyo naman yung mga healthy foods natin tulad ng mansanas. Oh. Pag kumain ka ng mansanas o ganito ng karami, 2.5 lang ang sugar niya. Kahit pakwan eh. Pakwan nga, matamis eh, di ba? Tamis na nga ng pakwan. Pero 4.5 lang. Mas konti pa rin. Tingnan mo ang strawberry, gano'ng karaming sugar na katago. Konti lang, 1.5. Huwag mo lang lalagyan ng maraming condensed milk. Ito, mais mo, 1.5 sugar lang. Ang tamis niya, ang konti lang, Dok Lisa. Oh. Isang mais na yan. Carrots, 1 teaspoon of sugar lang ang laman ng isang carrots. Tsaka yung, yung sugar, asukal ng mga prutas, mas healthy yan. Kumpara sa asukal ng mga soft drinks. Pero siyempre, pag kumain ka na ng mga cinnamon. Ang dami na nito. Ang sarap nito. Matamis kasi talaga ang cinnamon bread. Oo nga. Lalo na mga donut. Ako, lahat ng donut, ganito. Bawal ba kumain? Actually, hindi bawal. Hindi bawal kung gusto mo tumaba. Kung hindi bawal sa malnourished, kung palagay natin, underweight ka, 90 pounds ka lang, gusto mo tumaba, pwede ka kumain, di ba? Sabay mo ng exercise. Pero para sa ating iba, nakakataba. Yun ang problema. Diba? So, ito naman. Tingnan natin yung dami ng asukal sa mga soft. Tulad na sinabi ko, diba? Yung maliit na plastic ng soft drink. So, mga 7 teaspoons. Pag medyo upsize mo, nako, mga 12 na yan. O, pag in-upsize mo pa, ilan na to? 20 sugars na to. E pag ganito kalaki ang ininom mo, kita mo gano'ng karan. Hindi na mabilang eh. 30 teaspoons. Isang cube ng sugar ay isang kutsarita. Yan. Tingnan natin ang dami ng calories. Pag ganito iinumin mo, 32 ounces, o malaki to, 32 ounces, 374 calories ang laman. 102 grams of sugar, parang kumain ka na ng dalawang platong kanin. Yan. Alam ko mahilig kayo sa soft drinks, kaya huwag magtaka kung bakit tumataba, bakit tumataas ang blood sugar, bakit naha-high blood, alam niyo na kung bakit. Ay pag ganito kalaki, talaga sobra na to. Parang pagkain mo na sa isang araw eh. Ikaw, upsize ka pa? Mabuti na lang kasi. Pag sa Amerika, talagang only refill ang mga soft drinks nila. Mabuti, hindi pa nauuso yun sa Pilipinas. Pag nag-go large ka, babayaran mo yun ng extra. Kami, minsan iinom din. Bibili ako ng maliit na Sprite. Tapos lalagyan ko ng tubig, kalahating Sprite, kalahating tubig, maraming ice, hati na lang kami. Maraming ice, ang technique. Pang bigay ng energy, paminsan-minsan lang. Ito, ayon to sa mga American experts, yan. Ito yung mga iinumin natin. Meron tayong red, orange, and green. Red is stop, eh. Green is go. Orange, medyo paminsan-minsan. Ano yung red na stop? Ayon dito sa American society, pag red ay mga soft drinks, drink rarely, bihirang-bihira. Kung gusto mo pa konti-konti lang, baka once a week, if at all. Soda, iced tea, kahit energy drinks, ayaw nila, di ba? May mga cafe niyan. Fruit juices nga. Actually, okay naman ang fruit juices, pero yung iba kasi maraming high fructose corn syrup. Eh. Kaya matamis din eh. Ang yellow, paminsan-minsan, kung gusto mo mga low sugar drinks, yung mga 100% juice, yan, pwede paminsan-minsan. At ang green, pwede mo inumin araw-araw, tubig. Kailangan mo tubig, 8 to 10 glasses. Walang calories yan, walang sugar yan. At kung gusto mo mag-skim milk, pwede rin tayo mag-skim milk. Diba? Ito naman, last warning na to. Puro energy drinks eh. Mahilig kasi. Like kanina, may naantok ako. Pag inaantok kayo, ang technique ay hindi uminom ng energy drinks. Mali eh. Antok ka na nga, sabi ng katawan mo. Antok na ako, matutulog na ako. Humiga ka, matulog ka ng 10 minutes. Pagising mo, malakas ka na. Yan ang sikreto. Tulog. So, energy drinks, may caffeine siya. At meron siya mga stimulants eh. Kaya masama din sa katawan.
anong mga nilalagay nila. May caffeine, may ginseng, may taurine. Alam ko ito, maraming taurine. May glucose. Yan, para pampagising, pampahyper. Pero hindi po maganda sa katawan. Meron ding mga side effect pag sumasobra. Ayan. Maraming health-related concerns. Sa ipin, nakakataba, palpitasyon, nakakataas din ng blood sugar. Yan. Okay. So, yun ang mga babantayan natin. See? So, hindi ko naman sinasabi huwag uminom. Pwede naman sino pwede uminom ng energy drink? Siguro kung bata ka. Kung bata ka, 20 years old, inom ka isa pa minsan. Hindi siguro. Pero kung may edad ka na, 30s, may sakit ka sa puso, may high blood, bawal. Pa-high blood ka. Kasi puro nga caffeine eh, pampahay eh. Pampahyper siya eh. Ayaw natin siya. So, Lisa, meron kang gusto i-add? O ito, i-add ko na lang yung last tip para sa part 1 natin, gawa to ni Lads, yung guest natin, yung napakagaling na UP MD candidate natin, si Dr. Lads. Sa kape naman, hindi ko kayo pagbabawalan ng kape. Ang kape kasi, meron ding benefits. Eh. Meron siyang benefits, pero meron pag-iingat. 1 to 2 cups of coffee, pwede sa inyo. Pakita muna natin yung mga epekto ng kape sa katawan. Pwede kayo uminom ng kape sa umaga, pampagising, yung iba, para sa memory. Mas gusto ko lang, wag sana sa gabi. Ito, maganda itong ginawa ni Lads Tantenko. Ito kasi yung utak natin. Ito yung caffeine galing sa kape. Itong adenosine, ito yung pampaantok sa gabi. Kung maraming adenosine dito sa ulo natin, pag dumidikit yan, maantok ka, makatulog ka. Ang problema, kung uminom ka ng kape, nakita nyo, yung kape, yung red, pumupunta siya sa receptors natin eh. Yan o. Pumupunta siya sa utak, kaya lagi tayong gising. Hirap tayong makatulog. Hindi makadikit itong green na pampatulog kasi nilagyan mo ng kape. Kaya sabi nga, bago matulog, medyo iwas sa kape. May benefits ang coffee. Hindi pa ganun katiyak ha, pero meron ng konti pag-aaral sa Alzheimer's, sa utak, short-term memory, may tulong konti. Gano'ng karami? Siguro mga 2 tasa. Pwede naman, isang araw. Huwag lang masyado matapang at huwag masyado lagyan ng matatamis. Mas gusto ko black coffee, ang mas safe. Pag nilagyan mo ng 3-in-1, asukal, gatas, pwede naman, mas nakakataba lang. So yan yung mga good, ito yung mga positive effects of coffee. Dito naman tayo sa mga negative effects. Ano ang negative effects naman ng coffee? Pag nasobrahan ka sa kape, may kilala ako na ka-6 na tasang kape, ito naman mangyayari sa'yo. Nenerbiusin. Mare-restless, irritable. Sasakit ang ulo. Hirap makatulog pag sobrang nanginginig ang kamay. Mabilis ang paghinga. At ang kape, pampaihi ang kape. Kaya ihi ka ng ihi. Pwede ka ma-dehydrate. Pampaihi siya, diuretic siya. Mabilis ang heartbeat. At minsan, naglolokoy yung tibok ng puso. Ito yung pinakadelikado. Kaya kami, ayoko uminom ng kape kasi minsan, maglolokoy yung tibok. Kaya mas maganda. Huwag na lang. So, yun yung mga effects ng coffee. Final tips, Doc Lisa, sa ating part 1? Yes, so, dun sa pagdating sa kape, pwede naman yung decaffeinated or yung mga instant coffee, less milligram kasi ng caffeine yon, like mga 75 milligrams per cup lang. Unlike yung mga percolated, yung mga drip coffee, alam ko yan ang uso, pero isang tasa lang nun, 300 milligrams na agad. Masyado matapang. O kaya nga minsan kinabukasan, hindi ka pa makatulog. Lalo na yung mga special coffee sa mga coffee shop. Sa mga mamahaling coffee shops. Yung mga coffee shop, lalagyan pa ng whipped cream, lalagyan pa ng choco. Parang dalawang platong kanin na yun. Pwede naman kung gusto nyo magpataba, walang problema. Kung payat, gusto magpataba, gusto nyo mag-soft drink, gusto nyo mag-coffee, gusto nyo mag-ice cream, walang problema. Pero kung takot tayo sa diabetes, sakit sa puso, sakit sa kidney, pwede pero hinay-hinay lang. Okay? So yan ang ating part 1, Doc Lisa. Salamat sa ating part 1. Okay.